pagpupuri. Pinapaalala po namin na kung maaari ay off o silent ang mga cellphone para hindi po tayo maabala sa ating pagsamba at pagpupuri. Bilang paghahanda, ay atin pong basahin ang mga nag-alay ng pamisa sa araw na ito. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Maria Vanessa Lea Servitelio, Imelda Tongson, Dodds Cabatana, Ralph Benedict Arellano, Mabet Galang, Marian Ordinario, at sa mga nagdiriwang ng kanilang anibarsaryo ng kasal, Sis Irene and Brother Sonny Innocencio, 49 wedding anniversary of Sis Elizabeth and Brother Joscoro Asuan, for fast recovery, Bibi Jane Garcia Staginod. Misa pasasalamat. Si Sonia Gabayoyo and family, Kelvin Nathan Cheng, Joey Cheng and family, Marilyn Martin and family, Sister Cora Raboy and family, Sister Jessie Pimienta and family, Sister Toledo, Jessie Toledo and family, Sister Zaida Arellano, Sister Judith Valencia, Sister Irene Innocencio and family, Sister Lillian Chen and family, Agonisa family, Java family, Sister Michelle Asuan and family, Sister Norlin Balunsad and family. For fast recovery, for Clarence Choi, and Torrid and Kirikito family. Misa para sa mga kaluluwa. Eusebio Oliveros, Sr., Guvenfreda Oliveros, Manuel Aspeliaga, Jovi Aspeliaga, Angelica Gapasen, Rosalina Raboy, Pedro Raboy, Antonio Raboy, Hazel Conziza Molina, Juan Moyano, Rodrigo de Guzman, Jr., Chen Hon Pin, Federico Java, Maria Gina Parcon, Ana Rivas, Agustin Java, Yonora Java, Gilbert Java, Juanito Rivas, Lydia Piabol, Bini Ariola, Felipe Ariola, Clara Ariola, Severino Ariola, Rosalina Pascua, Berlina Nanayo, Dominga Nanayo. And Thanksgiving, Lidi Taginod, Lilith Gregorio, and for the soul, Domingo and M. Gracias. Perfito Gacias, Martina Gacias, Solito M. S. Taginod, Grisimo Taginod, Liberata Taginod, Viner Brian Salmero, Viel Baron Salvero.
Ipinagdiriwang po natin ang ika-apat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Pag-ibig ng Diyos na tapat sa daigdig ay laganap, sa salita niya ay natatag, kalangitan sa itaas. Aleluya ay ihayag. Ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba, kundi ang ating mahal na pare, Reverendo Padre J. Francis Flandes, SVD. Magsitayo po tayong lahat at samahan natin ang koro para sa pambungad na awitin. Ating banal na panalangin, ating isama ang intensyon ni na Felix Sambing Baraka at para sa karawan ni Antonio C. David, sa kaluluwa ni na Florendo Sanchez, Maruha Gingab, Fortunato David, intensyon ni Elvi De Linya, Floribic Evangelist, Banji Papilota. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay inanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Ding ginawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghatid sa kanila sa mainam na pastulan. At isama din natin, manalangin tayo para sa bukasyon. No? Yung fourth Sunday ng Linggo ng Muling Pagkabuhay, also we pray for vocation na merong mabubuting pastol na maggabay sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idanangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa, binibigyang diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel na ang kapangyarihan magpanggaling ay buhat kay Hesukristong taga Nazaret, ang batong itinakwil ngunit naging panulukan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit nga ang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpatagumpay, ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na puon, pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ikalawang pagbasa, ipinaalala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kaluwalhatian katulad ng ibinigay kay Hesukristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ang mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman,
Alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa banal na ebanghelyo. Butihin. Kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroong akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroong akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat para sa homiliya. So sa Palestina ay common yan. Maraming mga tupa doon, yung mga sheep. So yung mga may-ari ng tupa ay nag-hire ng mga worker. Ito ay mga shepherd. Sila yung nagbabantay ng kanilang mga tupa. Kasi common doon, ito yung kanilang pagkain at sometimes ito yung mga inaalay doon sa templo. Okay, so maraming mga pastol. So si Jesus, ina-identify niya yung kanyang sarili sa mga pastol. Pero doon sa mabuting pastol, sabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." So pag may mabuting pastol, kasi na-emphasize, "Ako ang mabuting pastol." Baka may hindi ring masamang pastol. Okay? Paano siya naging mabuting pastol? Number one, sabi niya, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So nagtrabaho siya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yung mga upahan ay tumatakas kapag may naningil. Ay, yung mga upahan, sabi dito, tumatakas kapag nakikitang dumarating
ang asong gubat, no? Pero yung mabuting pastol, talagang handa siya protektahan yung mga tupa, nasa likod yung kanyang mga tupa, harapin yung mga asong gubat. Handa niyang ialay. Sa parang sinabi ng mabuting pastol, bago mo sila saktan, ako muna. Okay? That's why pinakita niya, no? Kasi inaalay niya kanyang buhay doon sa Kalbaryo, yung kanyang pagpapakasakit para tayo maligtas. Okay? Para bang nandun na yung mga kalaban, siya na yung nandun sa harap para iligtas tayo. Yun ang mabuting pastol na i-sacrifice ang kanyang buhay, pinoprotektahan tayo, ginagabayan tayo. At ang hamon din natin bilang tagasunod ni Jesus, ating mabuting pastol, na sana maging mabuting Kristiyano din tayo, mabuting pastol din tayo, mabuting ina, mabuting ama. I'm sure parang ang buhay ng isang OFW, pang sakripisyo niyan. Inaalay nyo ang buhay nyo para sa future ng pamilya, kinabukasan. Kasi pag hindi inaalay yung buhay nyo, baka yung anak nyo hindi makapag-aral. Nagtrabaho, maliit pa lang, nagtrabaho na. Pero inaalay nyo, ibinigay nyo ang buhay nyo, nagsakripisyo kayo para sa pamilya. Pero sana iangat din natin na hindi lang para sa pamilya, para din sa simbahan, para din sa kapwa. Sana mabuting pastol din tayo sa ating mga kababayan na protektahan natin sila, hindi sisiraan. Pag chinichismis mo yung kaibigan mo bilang mabuting pastol, pinoprotektahan mo siya, ay hindi naman siya ganyan. Hindi ikaw, oh, tatama talaga yan. Ganyan talaga yan, ganyan. Pero dahil mabuting pastol ka, pinoprotektahan, huwag mo nang siraan. Baka may problema lang yon. Baka nagkaganyan siya dahil iniwanan kasi siya ng asawa. So galit na galit siya. So dapat tayo rin ay protektahan. Huwag nating sulsulan. Okay? Pag nimamarites siya, dapat ikaw ay mabuting pastol, protektahan mo. Sister, iba na lang pag-usapan natin. Huwag na lang siya. No, kasi kawawa naman siya. Okay. So pinoprotektahan. Yun ang pwede natin i-practice yung pagkamabuting pastol. At sabi ng Panginoon, siya ay mabuting pastol dahil kilala niya tayo. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ko ng Ama at siya nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila. So kilala tayo ni Lord. Ang tanong, kilala ba natin si Lord? Pero kilala ka ni Lord. Yung puso mo, yung galit mo, kahinaan mo, kilala ka niya. Pero mahal ka pa rin ni Lord. Maski may kahinaan ka, mahal. Kasi tupa tayo. Hindi naman na ito. Yung tupa to, walang kwenta to. Diba, may nawalang tupa. Anong ginawa ng Good Shepherd? Iniwan yung 99. Hinanap yung isa. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Maski may kahinaan ka, sometimes nawawala tayo, hinahanap tayo ni Lord. Dahil gusto ni Lord na makasama natin siya. Okay? So, ganon din ang hamon sa atin, nakilala natin siya. Alam ni Lord yung mga pangarap mo, ang mga plano mo, alam ni Lord. No? At ang hamon din sa atin, nasa community natin, na makilala din bawat isa. Pag nakilala bawat isa sa atin, maintindihan natin bawat isa. That's why madali tayong mag-criticize, no? I-reject ka agad dahil hindi natin kilala. Nakilala natin yung mali niya, pero hindi mo kilala yung pagkatao niya. Kung makilala lang sana natin yung story bawat isa, maintindihan natin ang bawat isa. Okay? So yung hamon ng community life, that's my community natin, para to understand one another. That's why nabubuhay ang community if there is an understanding. Hindi tayo natin sa community, hindi tayo ibig sabihin lahat ng member ng community perfect. Hindi. That lahat tayo may mga imperfection. At ang community nabubuhay dahil nagtutulungan sa kahinaan mo, pero tinulungan makaahon para makasunod,
makarinig sa tinig ng Panginoon. That's why hindi natin mapakinggan ang boses ng ating mabuting pastol dahil nakikinig lang tayo sa sariling boses natin. Hindi tayo mawawala sa ating paglalakbay kung ating pakinggan ang boses ni Lord. Pero pagpakinggan mo yung sarili mo, yung galit mo, yung nakaraan mo, mawawala tayo. Hindi tayo makasunod kay Lord. Hindi mo na alam, hindi na pala ito simbahan o sa iba ka ng simbahan kasi hindi ka nakikinig kay Lord. Hindi tayo nakikinig sa banal na Espiritu Santo. Pag hindi tayo mawawala sa ating journey, pakinggan si Lord. Okay? Di ba yung iba nakikinig? Nakilala niya tayo. Di ba? Kilala daw tayo. Di ba nakita ko yung may sa internet, dami niyang aso. More than 20. Pero, kilala na lahat yung mga aso. Kilala niya lahat. Di ba tayo, may mga aso, di ba, naglalakad ng aso. So, isa lang yun, madaling makilala siya. More than 20, kilala. At si Lord, ilang billion ba tayo sa mundo? Pero kilala ka ni Lord. Ganon siya kabuti. Okay? Pero tayo, nakalimutan na natin yung sister. Kilala mo ba yung katabi mo? Kilala mo yung pangalan? Alam niyo yung pangalan niya? O, hindi niyo alam, katabi mo pa yan. Tanungin mo nga anong pangalan. Nakita-kita tayo dito, pero hindi kilala yung katabi. No? Pag peace be with you, ganyan lang. Tapos pag, ito yung nasa simbahan, ito yun yung pandak. Yung mga bad, mga attribute pa na, yung maitim na, kilala mo yung katabi mo? Yung sa likod mo, kilala mo? Ayan. Dapat, paano ito mabuild na community pag hindi tayo kakilala? That's why we have to know one another. Diba sabi nga sa Jeremiah, sabi ni Jeremiah, ni Jesus kay Jeremiah, before you were born, I knew you. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, kilala na kita. Okay? Kilala natin ni Lord. Hindi pa ni sinilang kilala. May plano na pala si Lord sa atin. Okay? So that's why the Lord Jesus, our good shepherd. At hindi tumataka, sabi nga dito, mayroong akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan silang alagaan ko rin. Pakikinggan nilang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. So meron na siyang mga tupa na wala daw sa kahuan. Okay, that's why yung simbahan nagmimisyon para maging isang kawan tayo, isang simbahan, isang Diyos. Hindi maraming simbahan, maraming Diyos. Isa lang ang simbahan at isa lang yung Diyos. Okay? Kasi very clear, marami pa daw, marami pang tupa na hindi kasama sa simbahan. At tayo bilang bahagi ng simbahan, magmimisyon para sila ay maging, tayo maging isang simbahan. Isang simbahan, isang pastol. Okay? So yun ang hamon sa atin bilang kasapi ng simbahan na patuloy tayong magmimisyon dahil ito pala ang parang pangarap, dream ng Diyos na maging isa tayo para isang simbahan, isang kawan. One body, no? One head, no? Isang katawan, head natin, ang Panginoon. So, sa ating banal na pagdiriwang, sa ating Eucharistia, tayo'y pinaalalahanan na si Jesus ang mabuting pastol. Siya ang nag-alay ng buhay para sa atin. Siya ang protector, no? Siya ang nagbibigay buhay para sa ating kaligtasan na hindi tayo mapahamak. So para hindi tayo mapahamak, pakinggan natin siya, sundin natin siya. Hindi natin pakinggan ang boses ng demonyo. Siya yung ating pakinggan para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mawala sa landas tungo sa kanyang kaharian. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relisyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, dinggin mo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningan, walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan patungong pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagayon natin ay kaludan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinibangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitampok ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, ang aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, at ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Jesus ang ating mabuting pastol at tayo rin ay tinawag, hinamon ng ating mabuting pastol na maging mabuting Kristiyano, mabuting ina, mabuting ama. No? Sa tahimik, manalangin tayo, nabigyan tayo ng lakas at gabayan tayo sa ating pagmimisyon, sa ating pamilya, at sa ating lipunan, sa ating community. Naway ang mabuting pastol magbigay inspirasyon na magpatuloy gumawa ng kabutihan
sa ating kapwa, sa ating community. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Oh.
Narito si Jesucristo ang ating mabuting pastol, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aleluya! Nabuhay din ang pastol nating butihin, namatay para sa atin, sarili niya ay inihain upang tayo ay buhayin. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kahit kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the Holy Soul. Eternal Father, I offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family. Bago po ang huling pagbabasbas, atin pong pasalamatan ng dakilang Yahweh El Shaddai at sa lahat ng mga grasya na ating tinanggap sa banal na misa. Tinatawagan po yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kanilang kasal sa buwang ito na pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin. Salamat po. Birthday, wedding anniversary, yung mga nagbi-birthday. Yung mga nagre-contract next month na yun. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang na naging instrumento na magkaroon kami ng buhay. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama. At gabayan mo sila sa kanilang pamumuhay bilang tagasunod sa iyong kaharian. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamumuhay. Panginoon, magpadala ka ng mabubuti at tapat na kaibigan para sila'y gabayan sa panahon na kailangan nila ng kaagapay sa kanilang pamumuhay bilang OFW. Salamat, Panginoon, na sila ay naging bahagi sa aming komunidad. Naway patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Patatagin mo rin ang kanilang pananampalataya na hindi sila manghina sa pagsunod at pagsamba sa iyo sa kabila ng aming mga problema at uno sa aming buhay. Dahil kami naniniwala na sa iyo lamang ang aming tagumpay. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay suma sa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Sa May 1, holiday po yan. Labor Day. Of course, meron tayong activity dito, yung continuation ng ating Life in the Spirit Seminar. Sana you can invite yung ating mga kababayan para marinig ang tinig ng mabuting pastol. But on that day also, meron din tayong mga sana nagsiserve sa simbahan, liturgical formation, liturgical seminar sa Holy Family Parish Choi Hong. 12 noon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpapala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinakaluban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay magpagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan
pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumas sa inyo, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa tanan.